Good afternoon. Panata ko po sa ating mga boss, iwan ang ating bansa na talagang napakalayo ang sitwasyon kaysa sa ating pundinatnan. At ang pagtitipon nga po natin tuwing GOCC Dividends Day ang isa sa mga patunay nito at talaga naman pong laging nagpapangiti sa atin. Para nga po malaman na talagang tumutuo tayo sa ating panata, hayaan ninyo magbaliktad tayo sa ating pinanggalingan. Sa akin pong unang sona, tinukoy natin ang mga korporasyong imbis na maglingkod sa taong bayan ay una pang binigyan ang sarili ng sari-saring mga allowance at bonus. Noon, kapag nakapasok ka ng GOCC, para bang binigyan ka na rin ng pribilehiyong magsamantala sa pwesto. Isa nga po sa nabanggit nating halimbawa noon ay isang GOCC. Bukod sa mga regular na pasahod at aumento, nakatanggap din sila ng mid-year bonus, productivity bonus, anniversary bonus, year-end bonus, grocery incentive, at financial assistance. At pagdating po ng Pasko, may Christmas bonus na, may additional Christmas package pa. Sa lagay pong yan, lugi pa ang kanilang kumpanya, ganong karami ang bonus. Malamang ho, nire-reward natin nung panahon na yon ang poor performance. Ganito nga po ang dinatan nating imahin ng ating mga GOCC. Kumbaga sa kalabaw, ginatasan na gusto pang karnehen. Hindi naman po natin hinayaan na magpatuloy ang ganitong kalakaran sa ilalim ng ating panunungkulan. Sa pangunguna ni Secretary sa Purisima at ang Department of Finance, tinukoy natin kung ano ang mga mali at inayos natin ang sistema. Nagbunsod nga po ito sa pagkakaroon ng isang batas sa Kongreso na magsusulong ng profesionalismo sa ating mga GOCC. Sa tulong ng nooy Congressman June Abaya at ni Senator Frank Trillon na isang bataas ang GOCC Governance Act of 2011. Sa pamamagitan nito, itinatag natin ang Governance Commission for GOCCs or GCG na siyang nangasiwa sa pagbabantay at pagpapabuti sa serbisyo ng ating mga korporasyon. Maswerte nga po tayo na italaga natin si Chairman Cesar Villanueva bilang amang Commissioner Angela Ignacio at Rainier Butalid. Sa kanilang mahusay na pamumuno, itunutok at ibinalik natin ang GOCC sa tunay nitong mandato, ang orugayin at paglingkuran ang ating mga boss, ang taong bayan. Ang tanong nga po, ano ba ang ating napala? Kanina nga po, nasaksihan natin ang paghahatid ng dividendo ng ating GOCC sa gobyerno. Ang halagang nai-remit ng ating mga GOCC sa kaban ng bayan ngayong taon, tila maliho yata itong figure na nailagay, 27.28 billion pesos. Bukod pa po dyan, ang karagdagan, 12.92 billion pesos ng iba pang remittance sa ating mga korporasyon. So matatul po, sa halos 6 na taon ng ating pamamahala, 164.33 billion pesos na ang nai-remit ng dividendo ng ating GOCCs. Halos dobling pag-angat kung ikukumpara natin sa naabot na nakaraang administrasyon na 84.18 billion pesos mula 2001 hanggang 2010. Hindiin ko lang po, siyam at kalahating taong nasa poder ang ating sinundan. Kita naman po kung gaano nakalayo ang ating narating sa serbisyo ng ating mga GOCC. Isa pong matingkad na halimbawa na malaking pagbabago sa ating mga korporasyon ang APO or APO Production Unit sa pamamagitan ng mga reforma gaya ng computerization system at pagpapaunlad sa kakayahan ng mga empleyado nito, nabaliktad ang imahe ng APO bilang korporasyong laging nalulugi tungo sa kumikita ng tanggapan. Sa katunayan, ang sales nitong umabot lang ng 329.14 million pesos noong taong 2010, pumalo ng 1.21 billion pesos pagdating ng 2015. Nihuba ang laki ng diferensya. Ngayong taon nga po, nakapag-remit ang APO ng 5 milyong pisong dibidendo. Darin din ang transformasyon ng Philippine Reclamation Authority or PRA. Kung isusuma ang dibidendong naibigay ng PRA, mula nang itatag ito noong 1977 hanggang bago tayo umupo sa pwesto noong 2010, wala pa pong 1 bilyong piso. 33 taon po yan. Sa atin naman pong pamamahala, mula Hulyo 2010 hanggang Mayo 2016, ang nai-remit ng PRA 5.77 bilyon pesos o mahigit 5 beses na pag-angat. Ngayong taon, kabilang ang PRA sa mga korporasyong nakapag-remit ng 1 bilyong piso sa gobyerno. Special mention naman sa lalo pang nagpakitang hilas ngayong taon ang Government Service Insurance System, Pag-ibig Fund, Social Security System at PhilHealth. Kasabay ng pag-angat ng inyong makita, pinalawak din ninyo ang mga ayuda at benepisyo para sa Pilipino.
Sa tulong nga po ng kontribusyon ng ating mga GOCC, mas napopondohan na natin ngayon ang mga program at proyekto nating nasa ilalim ng unprogrammed funds gaya ng AFP modernization o bahagi ng AFP modernization, socio-economic programs, particular sa edukasyon at kalusugan, irigasyon sa agrikultura, pati na ang mga lokal at pambansang infrastruktura gaya ng mga tulay at daungan. Kaya naman, sa ngalan ng sabay ng Pilipino, taus-puso akong nagpapasalamat sa mga bubuo ng mga korporasyong nagpakitang gilas at nagpamalas ng kanilang makabuluhang kontribusyon sa bansa. Maraming salamat sa mga empleyado at kawanin ng bawat opisina hanggang sa kanilang mga direktor at pinunong na mamahala sa ating mga korporasyon. Kung tutusin, pwede ninyong piliing magtrabaho na lang sa pribadong sektor kung saan pwedeng naging mas tahimik at mas maliwalas ang inyong buhay. Alam kong sa paglilingkod sa gobyerno, pinili ninyo ang mas maliit na sweldo at pagpasan na mas mabigat na hamon para tuparin ang inyong tungkulin. Muli po, maraming salamat sa inyong lahat. Ngayon nga pong inaani na natin ang positibong bunga ng ating mga ipinunla, paano natin ito mapapanatili. Siyempre po, sa anumang organisasyon, kailangan pa rin nating bantayan ang pagtupad ng ating tungkulin at paunlarin pa ang ating mga serbisyo. Sinimulan na nga po natin ang rationalization and reorganization ng ating mga GOCCs upang matiyak ang epektibo nitong serbisyo. Nito pong Abril, umabot na sa 26 na GOCC ang ating inabolish dahil sa kanilang pagkalugi o nag-uulit na mandato. Tatlo naman ang inaprobahan na natin para sa privatization, habang isa ang i-merge sa isa pang korporasyon. Bukod dito ay pinatupad na rin ng GCG ang performance evaluation system para maiwasan ang sobra-sobrang pagtanggap ng mga benepisyo ng mga empleyado at gawin talagang makatwiran. Ang layunin natin, makatanggap ng makatwirang insentibo sangayon sa matibay na pamantayan. Siyempre, hindi naman natin maatim na kayong mga nagpabuti sa serbisyo ng gobyerno ay makakaligtaan lang. Kaya naman nitong Marso, inaprobahan natin ang compensation position classification system para sa ating mga GOCCs. Layunin po nitong mailapit ang sahod ng mga nasa sektor ng GOCC sa natatanggap ng mga nasa pribadong sektor. Hindi man ito masuklian ng buong inyong mga sakripiso, ituring sana ninyo itong pagtanaw ng Estado sa makabuluhan ninyong ambag sa ating bansa. Siyempre po, kung magpapatuloy ang magandang performance, napakadali pong imungkahin, lalo pa kung palapitin ang sahod at benepisyong kinikita niyo sa pribadong sektor. At sa atin naman pong PESA, na ibanggit ko na po kay Senator Drilon na irepaso yung batas sa susunod na Kongreso para naman makita rin at mabigyan ng talagang pagkilala ang maganda niyong performance. Sila po ay hindi nakasama raw dito sa CPCS. Sa tulong ng ating GOCCs, pinatunayan din natin good governance is good economics. Sa mabuti pamamahala, lumalago ang ekonomiya. Nito nga pong first quarter ng 2016, nagtala tayo ng 6.9% GDP growth, ang pinakamataas sa paglago ng ekonomiya, sabi sa atin, sa buong Asia. At ito nga pong paglagong ito ang nagbigay sa atin ng higit na kakayahang paglingkuran, hindi lang ang ilan, kundi ang nakakarami. Tandaan po natin, lahat ng nakamit natin tagumpay, pwede sanang nagawa noon pa. Pero hindi po nangyari. Ngayon, inaani na natin ang positibong bunga ng mga pinunla nating reforma. Simple lang ang hamon at panawagan sa atin. Huwag tayong tumigil at makontento lang sa nagawa na. Tiwala kung hindi kayo magsasawa sa masigasig na pagtupad ng inyong mga mandato. Malayo na ang ating narating, siguruhin natin maging permanente ang ating mga nasimulan tungo sa pag-abot ng mas matatayong nating pangarap. Hanggang sa uli, ang masasabi ko po, napakalaking karangalan sa aking pamunuan ng isang dakilang lahi na itutuloy ang paghubog sa isang mas maunlad at maginhawang bukas para sa bawat Pilipino. Magandang hapon po. Maraming salamat sa inyo.